at all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Hey mga bro, kumusta? Dito ngayon tayo, magtatanggal tayo ngayon ng ipot ng ano, broilers. Ano ko na pala yung broilers natin na dispatch ko na. Hindi ko na na-vlog dahil sobrang busy ako. Ayan, tatanggalin natin to, lilinisin natin to kasi bibili ulit tayo sana. Sa pandan, nakausap ko na yung supplier natin. Yung binibilhan natin ng sisi, nakausap ko na, tumawag siya, magkakaroon daw siya bukas, so kaya tatanggalin natin to. Yan yung kapal nyo na nakikita nyo is 25 days yan mga bro. Yan yung ipot na iwan ng mga broilers sa 50 heads. Yan mga bro, tatanggalin natin yan, gagawin natin pataba, i-inback natin sa isang sulok, tapos dilinisan natin, babrush, i-disinfect natin. Simple lang. Yan lang. Yan. Kapal yan mga bro. Kikita mo yan. Kaya pag nag-alaga kayo ng broiler, kailangan hindi kayo takot sa ipot mga bro. Ayan. So, dininisan ko na. Sinasabuyan ko ng tubig. Kasi wala pa tayong water pressure yung dimakin ng mga bro. Wala pa tayo nyan. Sabunin natin kasi para matanggal yung amoy saka yung bakterya, kailangan isisi natin pati sa mga dinding para pagdating ng bagong sisi natin is malinis na. So yan, kaya katapos nating banlawan, sasabuyan pa natin ng tubig yan. Lalagyan naman natin ng Sonrox. Yan ang pang disinfect natin mo bro. Sonrox lang. Kasi wala tayong chemical na medyo may kamahalan kasi yung ginagamit nila. Hindi man naman tayo mga pang big farm. Small farm lang tayo mga bro. Yan. Tansahin nyo lang gaano karami yung ano, yung dami ng Sonrox. Tapos isasaboy natin sa lahat ng sulok para yung mga microbe dyan na nakadikit is mamatay. Yan, ganyan lang. Tsaka pag meron kayong mga, syempre may mga ilaw tayo dyan mga bro, iwasan yung masabuyan. Tsaka i-disconnect nyo yung ano, wag nyo i-on yung power dun. Yan, naka-off yan. Kasi delikado, mamaya masabuyan nyo ng hindi sinasadya. Mag-ground kayo. Masakit din. Okay mga bro. For ano lang, safety. Yan. Halos tapos na tayo. Tapos na. Para makapagpahinga yung ano. Tapos iiwan lang nating nakatiwangwang yan para makahinga or ma-fresh yung ano niya. Parang yun, ma-fresh, mapakahinga. Yan, ganyan lang. Iwan lang natin ng ganyan, nakatiwangwang. Mga bro. Ayan mga bro, andito na rin tayo sa biyahe, papunta tayo sa pandan. Kukunin na natin yung 50 heads na sisew. Maglalakbay tayo ng mga isang oras and 10 minutes. Mga 45.8 kilometers din to mga bro, from Burwanga to Pandan. Kung lalakarin mo naman ay aabutin ka ng 9 na oras.
So, magmotor ka na lang. And dito na tayo sa Pandan, mga bro. Yan, abangan nyo na lang sa next vlog, mga bro. Maraming salamat sa panonood. Bye bye. Tinitignan nila sa pakpak, pero ito hindi naman kasi masyado nang kakapakpak to eh. Sisi pa lang, isa kahating kilo na eh. Paano ka pa papakpak? Sawa sa sisi. Yan, ito nga pala, sabi ng ano yan, ng... Yan ang lalaki. Nagalaga ako niya, namabot na anong nakikilo eh. Lalaki siya.